Walang takot at matapang pa rin ang batikang showbiz columnist at host na si Christopher Neen nang sagutin niya ang official statement na inilabas ng aktor na si Dominic Roque sa pamamagitan ng mga abogado nito laban sa umano'y mga malisyoso at mapanira niyang pahayag sa kanyang mga YouTube programs tungkol sa aktor at sa mga isyong bumabalot sa breakup nito sa ex-fiancé na si Bea Alonso. February 20, 2024, nang basagin ni Dominic Roque ang katahimikan tungkol sa mga isyong tinalakay ni Christopher Neen sa mga programa nito sa social media at sa radyo tungkol sa kanya at sa mga isyong bumabalot sa hiwalayan nila ng ex-fiancé niyang si Bea Alonso. Dito ay tinawag ng kampo ng aktor na malisyoso at mapanirang puri ang mga binitiwang pahayag ni Christy na nag-uugnay sa politikong nagmamay-ari ng condo unit na tinitirhan ni Dominic. Ayon sa kampo ng aktor, the messaging of the innuendos were clear and unambiguous. Banat ni Christy, wala ni minsan siyang binanggit sa kanyang mga programa ng pangalan ni Mayor Bullet Halos Hoss. Katunayan ay puro patanong daw ang laman ng kanilang talakayan na intensyong sagutin sana ng kampo ni Dominic at Bea para matigil na ang curiosity ng publiko sa kung ano ba talaga ang totoo. Ani Christy, nasaan po ang pangalan ni Mayor Bullet Halos Hoss? Mula ng aking salatin ng kwento tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Roque, walang-wala silang maituturo. Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halos Hoss. Wala po akong sinabing siya ay benefactor ni Dominic Roque. Maging kay Ginoong Bong Suntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor. Samantala, tinalakan pa ni Christopher Neen si Dominic sa ginawa nitong pagpapadaan pa sa abogado ng kanyang official statement. Masyado naman daw sensitive at maselan si Dominic para sa isang public figure. At ngayon, Dominic Roque, napakaselan mo, napakasensitibo mo. Public figure ka pero lumalabas dito sa ipinalabas mong opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa'yo ay hindi kagandahan na kwento. Hindi po pwede yun. Pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka. Kapag ipinasok mo ang isang paamorito, kasunod ang kabila. Yung kapribaduhan na hinihingi nyo ni Bea, maramot sa inyo yon. Hindi kayo pagbibigyan ng kapalaran. Kapag hiningi nyo ang kapribaduhan, mabibigo kayo. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonso, tapos ikaw pa ang magiging ganito kaselan, ganito kainosente, ganito kapile na mga gusto lang marinig at mabasa. Unang-una, walang mali siya, Dominic, ipinagtatanggol ka pa namin. Sa huli ay nanindigan si Christy na hindi siya hihingi ng apology kanino man, maging sa dalawang politiko na nadawit sa issue. Kung nirerespeto ninyo ang inyong sarili, nirerespeto ko ang sarili ko. Hindi ko hihintayin na ibang tao ang rumespeto sa akin. Mayor Bullet, hindi ako hihingi sa iyo ng patawad. Nipaumanhin, ipagdadamot ko. Kasi kahit kailan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganun. Hindi ako papayag na ako ay itulak sa pader ng walang kalaban-laban.